Sumusobra na talaga ang China Coast Guard. Ayon sa report, sinabihan pa sila ng CCG na pumapasok sila ng teritoryo ng China. Nang magprotesta ang Pilipinas, sinabi ng China na ang may kasalanan pa ay ang Philippine Coast Guard. Sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea dahil na rin sa ginagawang pambubuli ng CCG sa mga miyembro ng PCG at mga Pilipinong mangingisda, sa nangyayaring ganito na tila kinakaya-kaya ang Pilipinas kung magkaroon ng matinding tensyon at sumiklab ang matinding away sa patuloy na pag-aagawan ng West Philippine Sea, nakikita na ang panggigigil ng China sa Pilipinas ay maaaring magbunga ng karahasan. Kaya sa nagbabadyang panganib at tensyon sa West Philippine Sea, gaano nga ba kahanda ang ating bansa? Masisiguro ba ang ating kaligtasan kahit na may matinding banta? Gaano nga ba kalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Protecting the people, securing the state. Yan ang panata ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Layunin ito na protektahan at pagsilbihan ang bansa laban sa terorismo at pananakop ng ibang mga bansa, lalo pa at tumitindi ang girian at digmaan. Kaya tatlong pangunahing sangay, ang Army, Air Force at Navy. Ang presidente ng Pilipinas ang nagsisilbing Commander-in-Chief ng AFP. Siya ang gumagawa ng mga pulisiyang militar kasama ang Department of National Defense. Ginawa ang hukbong sandatahan dahil sa National Defense Act of 1935 na naglalayong makabuo ng independent Philippine military. Marami sa mga simbolo ng militar ng Pilipinas ay mula pa noong 1892 nang itinatag ni Bonifacio ang Katipunan na naging simula ng Revolutionary Philippine Army laban sa mga Kastila. Pagkatapos, itinatag ni General MacArthur ang Philippine Army noong 1935 na naging bahagi ito ng US Army Forces mula sa 1941 hanggang 1946 na nagdulot ng kalayaan sa Pilipinas. Kasama ng Philippine Navy at Army, itinatag ang Air Force noong 1947 at ang Marine Corps sa ilalim ng Navy noong 1950. Noong 2023, ipinasa ng Kongreso ang pagdagdag ng 6 billion pesos pondo ng AFP, na ngayon ay may kabuuan ng 45 billion pesos. Ngayong 2024, isa ang defense sector sa magkakaroon ng mas mataas at prioridad sa pondo ng gobyerno kasama ng transportasyon at edukasyon. Kung ihahalin tulad sa buong mundo, ang Pilipinas ay ika-third out of 145 na may pinakamalakas na sandatahan. Meron itong rating na 0.4691 mula sa Global Firepower Review, kung saan ang score na pinakamataas ay 0.000. Kung ihahalin tulad sa US, ang rank 1 sa buong mundo. Ito ay may score na 0.0699. Sa laki naman ng populasyong militar, ang Pilipinas ay mayroong 155,000 active duty personnel at mahigit 100,000 reservists. Ika-anim ito sa may pinakamalaking hukbo sa Southeast Asia. Meron itong mga military vehicles tulad ng Sabra Light Tank, M113, isang armored personal carrier, at KM450 na mga tactical military vehicle na nanggagaling sa Japan at USA. Mayroon din silang self-propelled mortars, towed mortars at traditional mortars. Ang ibang supply ay nanggagaling pa sa Israel tulad ng Atmos 2000. Air Forces. Meron itong 33,500 na miyembro, 169 aircraft, 26 dito ay mga attack units, 18 para sa transport units at 24 sa trainers, 3 special mission aircraft at 98 helicopters. Kung sa jet fighters naman, ang Pilipinas ay merong KAIT-50 na nagmumula pang Korea at OV-10 Bronco mula sa US, Hermes 450 at 900 mula sa Israel, at MD-500 sa US. Isa sa pinaka-pinahahalagahan ng Air Force ang Spider MR Surface to Air Missile System dahil itong isa sa pinaka-advanced na teknolohiya sa Pilipinas. Mula din sa USA ang mga pinaglumaang P-51 Mustang at Northrop F-5. Navy. Dahil ang Pilipinas ay isang malaking grupo ng mga isla, dahilan ito sa kritikal na trabaho ng Navy. Ang Navy ay may mahigit 25,000 na miyembro,
At sikat na mga vessel tulad na lamang ng tinatawag na Jose Rizal class frigate na gawa ng Hyundai Industry sa Korea. At isa rin ang Conrado Yap class corvette. Nagbabalak rin ang Navy na kumuha ng iba't ibang submarines upang mas palakasin pa ang defense nito sa dagat. Sa kabuuan, merong mahigit 250,000 na sandatahang lakas ang bansa, 100,000 active, 100,000 reserves, at 50,000 paramilitary forces. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamataas na bilang ng military manpower na may ranggo na 28 sa buong mundo dahil sa 48 million na bilang nito. Dahil ito sa lower age requirements at NSTP ROTC program. Pagtulong ng Pilipinas sa Korean War. Pagpupugay naman ang natanggap ng Pilipinas nang tulungan nito ang South Korea noong bumugso ang North versus South Korean War. Pilipinas ang pinakaunang bansa noon sa Asia na nakinig sa United Nations na tulungan ng South Korea nang sakupin ito ng Chinese at North Korean Communist. Bilang kapalit, naging malapit ang dalawang bansa. Sa katunayan, ang South Korea ay active donor at supplier ng mga armas sa Pilipinas. Tulad na lamang ng F-5A/B jet fighters, T-41 trainer planes, BRP Conrado Yap, or PS-39. Nagbigay rin ito ng maraming small arms, armored tactical vehicles, missile frigates, at multi-role fighters. Noong 2017, binigyan din ang bansa ng 12 FA-50 Fighting Eagle Light Fighter Jets. Pilipinas at USA Relations. Mahigit sa sandata at tangke ng Pilipinas ay nanggagaling sa USA. Noong 2017, binigyan ng USA ang bansa ng mga armas para matulungang labanan ang teroristang grupo noon sa Marawi City. Mahigit 30 years na nang tuldukan ang pagsakop ng USA sa Pilipinas. Ngunit sa nagbabadyang panganib at kakulangan sa kakayahang depensahan ng sarili, nangangailangan ng Pilipinas ng higit na tulong mula sa ibang bansa, lalo na sa US. Nagkaroon ang dalawang bansa ng Mutual Defense Treaty noong August 30, 1951. Ito ang kasunduan na magtulungan kung sakaling ang isang bansa ay nanganganib mula sa teroristang pag-atake. Sa mas lumalalang tensyon ng Pilipinas laban sa China, inaanyayahang muli ng bansa ang USA na magkaroon ng karagdagang base militar sa Pilipinas upang makatulong laban sa nagbabadyang pag-atake ng China. Sa ngayon, meron ng 5 military bases ang Amerika sa bansa at naglalayong mas madagdagan pa ito ng 4 sa binabalak na lokasyong Cagayan, Isabela, Zambales at Palawan. Ang 5 base ng militar sa ngayon ay ang 4th Magsaysay, Basa Air Base, Benito Ibuen Air Base, Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base ng Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Visayas at Mindanao. Anya ni Kenneth Falve Montojo, ang expert sa Filipino politics at senior lecturer sa Santa Clara University, ang sistemang kasunduan na ito ay isang win-win na sitwasyon. Dahil sa tensyon ng China at USA, ang base ng militar sa loob ng Pilipinas ay mas nakakapagbigay ng benepisyo sa USA laban sa nagbabadyang atake mula sa China. Sa pagdagdag lalo ng mga base militar mula sa USA, mas nakakapagbigay ito ng mas malakas at mas matibay na sandatahan. Sa ngayon, meron ng 500 na US military personnel sa Pilipinas. Matatandaan na sa pamumuno ni Duterte, mas naging pro-China at anti-US ito. Binanatan ito noon na paalisin ang mga US military sa bansa. Ngunit ngayon sa panahon ni Marcos, mas interesado na ito sa pakikipag-ugnayan sa USA. Makikita na ang Pilipinas ay may kaya, lakas at galing kung pag-uusapan ng lakas ng sandatahan. Ngunit isang malaking dagok ng bansa ang palaging pagdepende at asa sa lakas at tulong mula sa ibang bansa. Ayon sa datos, nasa rank 4 ang Pilipinas sa may pinakamalaking shipbuilder sa buong mundo. Ito ay malaking potensyal ng bansa upang mas paigtingin palalo ang ating sariling mga gamit sa depensa. Malaki rin ang epekto ng budget sa pagkakaroon ng mas moderno at mas malakas na sandatahan. Dahil sa limited budget ng Pilipinas, hindi masyadong nabibigyang pansin ang pagpapabuti pa ng ating lakas sa depensa. Sa mga nabanggit na kakayahan ng ating bansa, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang masigurado pa ang ating kapakanan at kaligtasan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!